Guys, and welcome back sa ating premiere. So for this video, guys, meron akong i-share na tawag nito. Experience sa bilang katulong at bilang tagapag-alaga ng matanda. So past few weeks, no, I was in busy kasi yun na nga, isinugod yung matanda sa ospital. So hindi ko na ipapakita sa inyo, pero may some of pictures ako na nakunan ko yung patago lang dun sa ospital, pero actually bawal ang picture at video dun. So ang nangyari, guys, no, yung bang Pilipina ka tapos kinakabahan ka kasi ganito kasi yung nangyari. So 3 days going, so healthy pa yung matanda. So yung nangyari, nang bigla siyang nanghina. So biglang nanghina, bigla ang hindi makatayo. So nung dumating kami dun sa ospital, yung filing ng doktor, sabi ng doktor, meron siyang infection sa pag-ihi. Yun, umiinit pala siya ng dugo. Yun yung dahilan na hindi na yung makatayo yung inaalagaan sa matanda. So syempre, yung katulong na nerbiyosa. Nerbiyosa ang katulong ka. Alam niyo, guys, yung feeling niyo kapag katulong ka tapos nerbiyosa ka. So nung isinugod na siya sa ospital, guys, no, as in, guys, no, talagang super nervous ako noon, na hindi ko na talaga alam yung gagawin ko kasi umalis akong nakaabaya lang. Wala akong dala ni cellphone. Oh, may dala akong cellphone. Cellphone lang talaga. So, sira-sira pa yung cellphone ko. So, dinala ko. So, yung nangyari dun, guys, no, sa tagal dun ng mga result, ganoon pa siya. Nag-swab test pa siya. Inintay yung result. Kinuna ng dugo. Inihi. Sa ECG, in X-ray, all body medical, no, general medical yung ginawa para malaman-laman kung ano yung biglang pagkasakit at biglang paghina ng aking alaga. So yun nangyari, guys, no. Nakalimutan ko, guys, na sorry, boys, ha, I'm going to talk dirty. Hindi naman to dirty, pero this is for the girls, no, yung makaka-relate na. Umalis ako, guys, dumating yung lula ko, no. Dumating yung lula, alam niyo yung lola, yung menstruation period ko, so dumating andun sa ospital. Syempre, hospital, guys, unang-unang isipin, makakabili ka doon ng napkin. So yun yung talagang iisipin niyo. Pero dito sa ospital na to, guys, no, I'm sorry to say, no, dito sa ospital, no, nagtanong na ako sa kabayan kong Pilipina kung meron silang extra pads, no, kasi as in dugong-dugo talaga ako. Tapos buti na lang, guys, yung nakaabaya ako. So pag tinagusan ako, hindi makikita. Pero guys, dinudugo ako from 6 PM hanggang 5 AM. Dinudugo ako. Yung nangyari, guys, sumasakit na talaga yung isip ko kasi yung dugo pumupunta na sa ano ko hanggang dito. Hanggang dito na yung dugo. As in, guys, kasi malakas talaga ako pag dinudugo. So yung nangyari, syempre, alam pala ng kapatid ng amo kong lalaki, yung kasama ko rito na nag-aalaga sa matanda. Alam niya pala, nagdadalin yung nanay niya sa pagamutan. Hindi niya ako tinimbrahan na umalis. So syempre ako na nervous na kasi ganun ang namumuta na yung matanda, tapos nagdiretirek yung mata. So sa nervous ko, wala akong nadala kahit pante, no. So yung nangyari, guys, kasi sabi ng doktor, dito kayo matutulog kasi may mga resulta pa na hindi pa tapos. So yun yung sa pagkakasabi. So nagstay kami doon. Alam yung nangyari, guys, no, siya meron siyang pante, meron siyang kumpleto siya. Ako wala talaga. Kaluluwa lang yung dalaw at saka cellphone. So, ang nangyari, guys, pinahiram niya ako ng pante. So, ipapakita ko sa inyo yung pante, no? So, wag kayong tumawa, ha? Pinahiram niya ako ng pante, pero walang napkin. So, yung ginawa kong napkin, alam niyo yung wet wipes doon, yung tisyo na parang tila. Tisyo siya, parang tila. Yun yung ginawa kong napkin. So, ang problema na, guys, pinahiram ako ng pante, guys. Ito ka lang, tigit na pa.
maraming relate na OF na. Ganito yung pantikis. Hindi niya na ito ipinahiram sa akin. Sabi niya, binigay niya na ito. So, sisipin niyo ba, guys? Sisipin, nilaban ko to guys, kasi sinuot ko to guys, kasi nagpalit talaga ako, guys. Kasi binugo talaga. Sisipin niyo, guys, sa panty, guys. Katawan ko kayo, guys. Tundan niyo, guys. Pwede kong sakutin to, guys. Promise. Pwede itong life hack, guys. Tingnan nyo, guys. Pwede yung life hack to, guys. Oh. Ayan, panty yan, guys. Ha. Pwede itong pang life hack. Ayan, o, diba? Pwede pang life hack. Pero isipin nyo, guys, pag sinuot ko dito, guys. Isipin nyo, guys. Siyempre, guys, matatawa talaga ako, guys. Pero itatry ko talaga isuot to sa harap nyo, no? So, kahit malaki yung pajama ko, so itatry ko pa rin isuot para makita nyo yung magiging situation ko. Yan, guys. Yan na, guys, yung panty. Tingnan nyo, guys, yung panty. Ayan. Ayan. Ayan, guys, yung panty. So, tingnan nyo na, guys. Oh. Ayan nyo, guys. Oh. Ayan. Oh. Dito lang yung ano ng ng ganyan. Ganyan. Tapos, guys. Ang sinuot mo na siya, ganyan na. So, try natin lagyan ito, ha. Try na natin lagyan ito, o. Oh. Diba? So, ganyan. So, ganyan. So, yun minsan, talagang, hindi ko alam kung ano, ha. Pero, pasalamat naman ako kasi meron siyang concern para sa akin na kahit ganun yung sitwasyon ko, no, meron siyang concern, pero pero isipin mo, guys, isipin yung mga babae, pag nagsuot kayo ng panty na hindi nyo panty. Isipin yung magsuot kayo ng panty nito. So, i-compare ko to, guys, sa panty ko, ha? So, real talk lang. I-compare ko sa panty ko. So, kuha tayo. So, ito yung panty ko, guys. Luma. Luma na to, guys. Luma na to, guys. So, i-compare natin yung panty niya sa panty ko. So, ito yung panty ko noon. So, luma na to. So, nakakahiya, mano. Luma na tong panty ko noon. Pero, okay lang yung ginagamit ko to tuwing I have a menstruation. So, i-compare ko, guys. Yung panty ko sa panty niya. So, tignan nyo, guys, yung pagkakaiba, guys. Ba ito? Tingnan nyo, guys, yung pagkakaiba, guys. O, oh, dito, talikurin natin para kita nakita yung sa likod. Kita nyo yan, guys. Pantik to, sinusuot ko to dahil meron ako. O, oh, ayan, kaya luma to. So, tingnan nyo yan, guys. Ikukumpara nyo yan, guys. No, so, okay naman sana yung okay naman sana. Appreciated ko naman yung pagtulong niya. Appreciated ko talaga yung pagtulong niya, guys, sa akin. Kahit paano, kasi nagkaroon siya ng concern sa kabila ng pangyayari. Pero, meron pa talagang worse, guys. After nun, guys, nung sinuot ko rito, guys, no, after 3 hours, kasi malakas nga yung dugo ko. So, yun na nga, basang-basa na ako ng dugo. So, yung nangyari, guys, dahil talagang sabi ng amo ko, I think umalis yung amo ko. Umalis yung amo ko, sabi niya, ng sabi niya. Sabi niya, susunduin niya rin ako. Pero, maghihintay pa daw ako. So, yun. Hanggang dumating siya 5 a.m. So, yung nangyari, guys, hindi lang dito sa pagsuot ng ganito kalaking pante. So, meron pa. Alam niyo yung last option ko, guys, nung andun ako, guys. So, yung pink pa yung ano ko, no? Yung bag ko. Ito yung bag na dinadala ko tuwing sama ko sa matanda kasi lalagay ko lahat rito. So, yung nangyari, guys, no? After ko magsuot ng panty. Siyempre, puno na ako ng dugo. Alam niyo yung nangyari? Nagsuot ako nito, guys. Guys, nagsuot ako nito. Huwag niyo kong tawanan. Promise, guys, nagsuot ako nito, guys. Alam nyo, nakakahiya man totoong aminin, pero kapal yung pagmumuka ako. So, promise, guys.
Hindi ko kayo nahiya. Promise. Nagsuot ako nito, guys. Nagsuot ako nito. No? Nagsuot ako ng tinatawag nilang diaper. Kasi guys, no, as babae, hindi naman pwede na tinatagusan lang ako dun tapos yung malakas yung dugo mo kapag pumuko ka kahit sa sahig, nag-iiwan ka ng stain. So syempre, babae ako, may hiya pa rin ako sa katawan. So yun yung nangyari. So very, ano man to yung story ko, very ano man yan, pero meron akong prop na talagang nangyari to. So hindi ko na yung pakita yung prop na inisip nyo ako. Baka isipin yung panty ko na may dugo. No, hindi na yun kasi nalaban ko na yun. So, 2 days after na nitong video na ito, 2 days after, yes, no, yung nangyaring ikinuwento ko na sa vlog ko. So, yun yung pangyayari na talagang hindi ko makakalimutan sa dito sa experience ko bilang OFW. Grabe guys, ang harsh guys, pero yun na, experience. Eh, diba, experience, yung iniisip mo, hindi mo kayang, hindi mo pa nagawa, talagang magagawa. Pero, totoo naman, at least I was enjoying my life here in Saudi. So, syempre, kahit paano, naging masaya ako. Para sa akin, mas malaking bagay sa bilang isang pahina ng aking istorya sa aking buhay dito. Yun yung pangyayari. So guys, nung lumabas ako guys, kumuha ako ng gamot kasi kinuha ko yung gamot dun sa ano, sa butika. No, ako yung nag-process na yung anak na babae ng matanda, parang ubob. Hindi niya alam kung saan yung admission office, hindi niya alam yung ganito, saan ibilin to, saan ganito. Then, so ako pa rin, parang ako yung anak ang nangyari doon. So yun yung pangyayari in one night ko sa hospital. Na talagang hindi ko talaga lubos maisip na magsusuot ako ng adult diaper. Hindi naman ako nanganak. Siyempre, nung nanganak ako, nagsumot ako nun. Tapos, pero real talk yan guys, totoo guys, promise. Ang sakit guys, pati yung mga kababayan ko guys, sumakit kakatawa tiyan nila guys. Kasi nung nag-ground na, alam nyo, nag-ground na yung mga nurses. Sabi nila, kabayan, anong nangyari? Nangamusta, sabi, okay naman. So yun, nalaman nila na nagsuot ako ng ganito. Tawa-tawa lang sila. Ganito kabayan, wala kaming ano, pero ganito may extra, pero nandun sa locker sa baba. Mga ganun. So, yung talagang wala kang choices, gawin mo na lang. So, hanggang dito na lang po. This is Monay, your host for today. I'm signing out. God bless and goodbye!